Okay guys, so for this video, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga libro na meron ako. Kung hindi ka naman reader, di ako ma-offend. Sige, skip mo na to. Joke. Panoorin mo lang, mali mo magustuhan mo rin. And today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga book na meron ako. Actually, hindi ko lahat may papakita, pero ipapakita ko ano yung mga trip na trip ko na libro. Yung mga maninipis, medyo may iba may kakapala ng konti. Okay, maybe you are not interested sa video na ganito, especially kapag ka book ang pinag-uusapan. Medyo allergic ka sa mga book. But what if, sabihin ko sa'yo. Mamaya kasi magkakaroon ako ng giveaway book. Ha? Deal? Okay, let's start. First book, wait lang, kukunin ko lang. First book, actually books. See? What if? Wait lang guys, gagawa lang ako ng thumbnail. Okay, so ito yung unang set ng mga libro na, alam mo yun, sobrang paborito ko. Alright, simulan natin sa pinaka, this one, itong unang to. Ito yung pinaka gustong gusto ko, paboritong paborito ko. Wait, baba ako. Bakit ko siya paborito kasi? Tignan mo yung, ha? Yung libro, yung papel. Ano ba yung gustong gusto ko sa libro na to? Kasi ang title ito, Hula Multo. Multo! Multo! Naniniwala ka ba sa multo? Alam mo yun? Hula Multo. Hula Multo, Faith Healing, at iba pa. Itong at iba pa na to, hindi ko to sasabihin sa inyo ngayon. I want you to grab a copy of this. Kung mayroon pa. Alam ko, ang hirap nang maghanap nito. So, I love this book. Nung nalaman ko na may ganito klaseng libro, si Poging-Poging Pastor Hiram Pangilinan. Hindi mo ako sobrang sip-sip kay Pastor, ano? Nakuha ko to nung, hindi nakuha, binili ko to nung December 26, 2012. 2018 na ngayon, no? Imagine kung gaano katagal na sa akin to. At may tatlong buwan na hindi ko to nakapiling. Hiniram siya ng best friend ko. Actually, matagal niya hiniram. Matagal na rin to na ibalik sa akin. Hiniram niya kasi gusto niya basahin. Kasi sabi niya, uy, wow, ganda niya na. Hula Multo. Yung title pa lang kasi, cover pa lang kasi, makita niya na uy, wow, parang may kakaiba dito sa libro na to. So, iniram niya. Sabi niya habang binabasa niya, ang bilis ko lang nabasa kasi tuloy-tuloy niyang binasa. Yun yung sabi niya. Pagkatapos siyang basahin, binasa ng tatay niya, binasa ng kapatid niya, binasa nilang lahat. Maganda yung libro. Bigyan ko kayo ng sabi dito. Nagpaparamdam ba sa iyo, Multo? Nagkakatotoo ba ang masamang hula sa iyo? May sakit ka ba pero sabi ng doktor ay wala naman? Mga ganun. Ang sagot ay so, if you want this book, look for Pastor Hiram Pangilinan, search nyo sa Facebook, and ask nyo kung meron pa nito, kasi sobra talaga nito. Kung merong libro na gusto kong lagi nasa tabi ko, ito yun. Next book, ito yung tinatawag ko na Tres Pares. Hindi ko sila sunod-sunod na bili, pero itong tatlong to yung pinaka-powerful na book. See? What If God Comes, Handbook of Deliverance, Healing is Yours. Healing is Yours is one of my sobrang paborito ko. Dati kapag napupunta ako ng Tarala, tao sa ibang churches, nag-speak ako. Lagi ko tong dala, parang kabisado ko lang yata. Napakaganda kasi ng method. Meron method dito. Well, hindi ko siya babasahin sa inyo. Eh no, yung Methods of Healing 1 2 3, may mga methods of healing. This book sobrang ganda. Pastor Hiram Pangilinan pa rin. Syempre, Deliverance. Nakulong ka na ba sa bisyo? Nakakulong ka ba sa pornografiya? Sa kung ano man 'yan na nagtatali sa iyo, I recommend you to read this book. Sobrang makakatulong to sa iyo. Actually, nakatulong din to sa akin, hindi lang sa akin, sa amin, ng mga friends ko, ng mga hinahawakan kong kabataan. And Hiram Pangilinan din ang author. Itong tatlong to, itong Handbook of Deliverance, binili ko siya nung July 3, 2013. Ito naman, July 3 din, 2013. Magkasabay. At ito ay nung December 27, 2013. Next! This one, Discovering Jesus, it's all about Jesus. Gusto mong maging mas close pa kay Jesus? This book is the best. Discovering Jesus. This book is recommended for you guys. So contact Pastor Hiram for this book. Discipling an Army of Revivalists with Study Guide. Nagkaroon ako nitong book na to kasi kasama ito nung ng event sa Church of Bless. So isa to sa mga kasama. Nung nag-register ako, isa to sa mga kasama. So it's all about discipleship, the most basic, easy step, easy pattern, easy method pagdating sa pagdi-disciple. I think ito sobrang magagamit. Next, Be Healed, a smaller version nito. Smaller version nito ay ito. And yes, game over. Sobra ka na bang maglaro? So ito yung book na October 16, 2015, game over. So ito yung paborito kong tatlo. So sobrang paborito ko sila. Parang pinipreserve ko sila. Gusto ko silang maingatan yung cover. Actually, walang pwedeng humawak nito. Kundi ako lang. Real talk. Minsan, hinahawakan to ng asawa ko. Sabi, bitawan mo siya. Hindi, joke lang. Okay, meron siyang cover. Kinukovera ko siya kasi ayoko yung tipo ng pag may nang hiram. Yung igaganon, iikot na ganon. Pag nagbabasa sila, iniikot na ganon. Pag nakita ko parang, pag nabasa ka, parang ganyan lang. Chill lang. Buksan-buksan mo lang na ganyan. Huwag mo siyang itupi na ganon. So alam mo na, pag mga hiram ka sa akin. Kung pahiraming kita. Ayun. So, nakakover sila para, alam yun, maayos. Ito, sa sobrang, sabi ko sa inyo, sa sobrang gusto ko tong libro na to, real talk, ganun extra. Meron mga extra. So, tatlo sila, no? In case masira man, mapunit, masunog, or mabasa, no worries. I have two extra. So, papamigay ko ba siya dito sa video na to? No. Definitely no. This is for me. This is my investment. Sa tingin ko, powerful investment ko to. Kung mawala man to, may nang hiram, biglang kinuha yung hiram, di na binalik. Meron pa akong dalawa. Pero, kukunin ko pa rin yung sa kanya. So, meron akong tatlo. And also, this one. Dalawa rin sila. So, meron akong yung extra. Case mawala to, okay lang. Meron pa rin akong isa. No worries. Alright, this one, game over. Meron akong tatlo. So, sa tingin ko hindi ko kailangan ng tatlo. Okay, kailangan ko lang dalawa. Dalawa tatago ko sa akin at ang isa papupunta sa inyo. Mamaya, tuturo ko kung paano mapapasa inyo to. Stay tuned lang.
Next! Next book, books. Okay. Subit ng mga libro natin, syempre, sino pa ba? Hindi ang poging-poging si Pastor Ronald Bonisa! Merong mga version ng Love Struck. Love Struck Sexy Edition, Love Struck Single Edition, Love Struck Sweetheart Edition, Love Struck Sakit Edition. Meron pang isa, yung kulay white. Nasa hiraman siya. Yung wife ko, pinahiram niya muna yung isa. So, sobrang, kung ikaw ay kabataan na gusto mong alagaan yung heart mo when it comes to love, when it comes to relationship, and also, kung nasa relationship ka na at gusto mong i-maintain yung godly relationship, I suggest you have to buy this. No, kailangan mong magkaroon nito. Hindi siya mahirap basahin kung hindi ka reader. Ayun, no? Napakanipis lang nito. And napakamura lang nito. So, I recommend you to buy this books from Pastor Ronald Molbisa. Sobrang makakatulong sa'yo ito. Bakit ka paborito ito? Kasi sobrang dali niyang basahin. Sobrang cool kasi nung nagsulat. And as you can see, lahat din to may cover. Sunod, Pastor Ed Lapis. So, iisa-isahin ko sa inyo itong 365. Simulan natin sa first page, number 1. Char. Hindi natin ito isa-isang basahin sa inyo kasi sobrang dami nito. Parang ginagamit ko as a daily supplement for me as a leader. Sobrang makakatulong alam yung pagka may kinakain ka lagi sa speed. And I have lots. Alam ko marami pang libro si Pastor. Meron ako dito kahit walang thank you. You do ministry kahit walang thank you. You do serve God kahit walang thank you. You do serve others kahit walang thank you. Okay? Isa yun sa pinaka-importante. Feeling ko na dapat meron mga volunteer. Kahit walang thank you, we serve God. Sunod. Remember who you are. Favorite book. Remember who you are. Actually, paborito to ng asawa ko. Lagi niya binabasa to. Happiness is relationship. Nagamit ko na to sa isang vlog ko. The Power of Father's Prayer. What am I living for? Actually, nagamit ko to sa isang sermon na meron ako sa nung nag-preach ako. Grabe. This book. Papakasal ka na ba? Sigurado ka na ba? Ha? Kasi hindi yan parang kaning isusubo. Okay, so hindi yan parang kaning isusubo na pagka ayaw mo na, iluluwa mo na. First, kung magpapakasal ka na or kung nag-iisip ka na magpakasal, read this book. Okay? Maraming book dyan about marriage, before marriage. Ito yung meron ko eh, Pastor Ed Lapis. I recommend you to read this book. Okay, balikan ko lang muna si Pastor Ronald Misa. Meron din akong book 2 ng pass or fail if you want to be a better youth. Hindi lang sa church, hindi lang sa bahay, kundi sa school. Grabe ka. Narinig niyo ba yung pastor nga ba o assuming lang? Christian nga ba o assuming lang? Praise and worship nga ba o assuming lang? Ito yung mga books na yun. These books are recommended if you think, if you have doubt, no? So, wala naman kayong doubt na Kristiyano na ba talaga kayo. Wala naman kayong doubt kung nag-worship talaga kayo. And if you have falling kay Lord, alam ko naman talaga wala kang doubt, okay? Pero kung sakaling meron, I recommend you to read Pastor nga ba o assuming lang. Kristiyano nga ba o assuming lang? Ayaw akong magpaka-judgmental, pero read this. Basahin mo to, tapos saka balikan mo sila. Kristiyano ka nga ba o assuming lang? Joke lang, magawin niyo. Basahin mo lang para aware ka kung ano nga ba talaga yung dating ng mga Kristiyano. Ito yung tatlong book na sobra akong nag-enjoy basahin. Next, when it comes to financial, pera, provision, ito yung mga meron ako. Pulube, meron din akong ipon, binabasa ng asawa ko ngayon. Pulube by Chinkitan, pera na dibitin ni RD Roberto, Eduardo Roberto Jr., pera na hindi bitin. A thin version, a smaller version ng ang pera na dibitin. Meron din ako ditong Bakit Hindi Ako Rich, and itong libro na to ay Pag-iimpok. So, ito yung mga binabasa ko, or binasa ko. Maliliit lang, hindi ako nagbabasa ng masyadong maaba. Kasi, doon nagbabasa ako, Bible of course, maaba. Pero pagka mga ganito, ang sarap yun, daladala mo lang, kahit saan pwede mong dalhin to eh. Pero yung ganito kasi, ito kahit saan pwede mong dalhin. Pero yung ganito, paano mo to dadalhin sa labas? Sige nga, paano? Ito yung pinaka cool na binasa ko. See? Title pa lang, okay. Title pa lang. Boring ba ang Bible mo? Boring ba ang Bible mo? How your story fits in the big story. Okay, parang ganito yan eh. Pag nagbabasa tayo minsan ng Bible, naboboring ka ba? No, kung naboboring ka, pasahin mo to. No? Punta tayo sa table of content. Tingnan mo naman, sabi dito, the chick, the hot chicks, the chick boy, the epic failure, the second race, the success story, the nerds, the starring artist, the castaway, the loner, the contrabidas. Yan yung laman ng manipis na libro na to. Which is, bibigay sa'yo ng pump to read your Bible through this. Okay, so kung ikaw yung tipo ng reader ng Bible na naboboring pagdating sa pagbabasa ng Biblia mo, I recommend you to buy this. Hindi to ganun kamahal, mura lang ito, 75 pesos yata to or mas mataas pa. Pero alam ko ganun lang ang presyo nito, mura lang. May tanong pa dito, bakit may manok si San Pedro? Bakit may manok si San Pedro? Alam mo yun? Kailangan kami. Boredom, stress, and burnout. Paano ko i-handle? Wow. Fear, anger, and worry. Paano ko i-handle? Harold din. Basag, no? Meron tayong basag. Bachelor in Nursing, a broken heart, major in moving on. Ni Prexy Calvario, forward ni Poging-Poging, Pastor Ronald Molmisa. Ang pangako ng Diyos sa panahon ng takot, lungkot, kaibigan, at iba pa. Ni Selwyn Hages. Selwyn Hages. Okay. Okay, when it comes to handle your youth, your love life, relationship, pagpasok sa relasyon, meron tayong mga libro dito, Gary Chapman, Now You're Speaking My Language, Five Language, the Five Language of a Teenager, The Marriage You're Always Wanted, Five Language, The Secret to Love That Lasts. The Secret to Love That Lasts. You need to have this book. Yes, guys, just recently I got my passport. Joke lang. Passport to heaven. So, meron akong release, The Ability of God, Encouraging Words for Women, and sana magkaroon ng pelikula nito. Sana magkaroon. Heavenly Man. Alam mo yun, isa sa, habang binabasa ko to, isa sa hindi makakalimutan ng Heavenly Man, yung tinatorture siya. Alam mo yung injection, tutusok dito yung injection, tapos ipapump. Sabi ng mga nakakarinig sa kanya, para daw siya kinakatay na hayop. And, durog yung paa. No, dinurog yung paa. Tapos nakapaglakad. Wow.
Ay, kung makakahanap ka pa nito, kung makakahanap ka pa nito ng ganitong version, ito yung unang version, look at that. Naka-embossed, no? Naka-embossed. Hindi ko alam kung meron pang ganyan, pero sabi kasi nung professor namin sa Bible school, itong naka-embossed, ito yung mga unang labas. Heavenly Man. Look at this. Comics, no? Manga ng buhay. Buhay ni Jesus, na Messiah. Meron akong ganitong version, at syempre, meron akong malaking version. May version ako nito, may version ako nito. Ah! Itong ganito kakapal, no? Sila, kapal niya. Look. Actually, hindi ko pa siya tapos basahin. Ako ay nandito pa lang. Ito, sa tingin ko, ito nandito pa lang ako. Hindi ko pa siya tapos basahin. At ayaw ko siyang tapusin agad. Hindi ko alam, pero ganun ako. Parang pag gustong gusto ko yung libro, ayaw ko munang tapusin agad. Gusto ko yung babasahin ko lang muna siya dahan-dahan. Nandamdamin, tapos babalikan ko ulit yung unang page. Ewan ko kung ganun din kayo. Meron ako nito. Actually, marami akong ganito. Ando doon, hindi ko na siya ilalabas ngayon, hindi ko na siya i-review. 100 questions of Christian life, 100 Bible lesson, doon din ako yung how to disciple, 100 things to ganyan-ganyan, 100. Yun yung mga libro na meron ako. Okay, so this is my giveaway book. Hindi ko alam kung paano ito mapupunta sa inyo. But if you want this book, ito yung gawin ninyo. First, number one, subscribe to my channel, share this video, comment dito sa video na to na ilagay mo, I need that book, okay? I need that book. Ilagay mo yung link ng iyong Facebook account. Sa limang unang magko-comment dito sa video na to, susulat ko yung pangalan nila sa papel at bubunot ako kung kanino to mapupunta. At yun, ipapadala ko sa inyo itong libro na to. So guys, if you like this video, hit the like button. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa video na to, please subscribe to this channel. Yes guys, kita-kita tayo on my Creative Wednesday. Shoo!